Magandang araw po sa lahat ng SSS pensioner. Tayo po'y magbibigay lamang muli ng kaunting kaalaman kaugnay nga ng inyong SSS pension. Kaya siguraduhin tapusin niyo po ang video na ito dahil malaking tulong po ito para sa inyo. Nice niyo ba ito malaman? Halina't atin itong talakayin. Narito na po ang latest advisory ng SSS para sa inyo. Good news sa lahat ng SSS pensioner, kakapasok lang po na balita. SSS monthly pension for the month of May 2023 papasok na sa inyong mga bangko ngayong April 2023. Bakit? Dahil base sa calendar period, natapat sa araw ng holiday ang original na crediting date na May 1 at Labor Day po yan. Ibig sabihin, April 28 pa lang ng hapon, 4 PM, araw ng Biyernes, papasok na po yan sa inyong mga ATM. Pero bakit hindi April 29 ng Sabado o April 30 ng Linggo? Dahil base sa guidelines ng SSS, kung ang crediting date ay matatapat sa araw ng Sabado, Linggo o Holiday, gagawin ang crediting isang araw bago ang nasabing Sabado, Linggo o Holiday. At dahil ang original na crediting date na May 1 ay natapat sa araw ng holiday, Biyernes pa lang ng hapon, April 28, papasok na po yan sa inyong mga ATM. Pero sino-sino nga ba mga SSS pensioner na maaari na mag-check ng kanilang mga ATM sa darating na April 28, araw ng Biyernes? Kasama kayo sa makakatanggap ng mas pinaagang release ng pensyon sa susunod na linggo kung kayo ay kabilang sa SSS First Batch Pensioner na mayroon ng date of contingency ng every 1st to 15th of the month. E papaano naman yung mga SSS Second Batch Pensioner? Maaga din kaya silang makakapag-withdraw ng pensyon sa kanilang mga ATM? Passing muli sa calendar period, walang magiging pagbabago sa crediting ng inyong buwan ng pensyon sa darating na May 16, 2023. Dahil ang mismong araw ng May 16 ay natapat sa araw ng Martes, weekdays po yan. Ibig sabihin, May 16 pa lang ng hapon, 4 PM, maaari ninyong i-check ang inyong mga ATM. Dahil basing muli sa guidelines ng SSS, kung ang crediting date ay matatapat sa araw ng Sabado, Linggo o Holiday, gagawin ang crediting isang araw bago ang nasabing Sabado, Linggo o Holiday. At dahil ang original na crediting date na May 16 ay natapat sa araw ng weekdays, Martes pa lang ng hapon, May 16, papasok na yan sa inyong mga ATM. Maari ding mag-check isang araw bago ang nasabing release date o May 15, dahil usually mas maaga na po yung naidedeposito sa inyong mga bangko. Pero sino-sino nga ba mga SSS Second Batch Pensioner na maaari nang mag-check ng kanilang mga ATM sa araw ng May 16? Kasama kayo sa maaari nang makapag-withdraw ng kanilang SSS Monthly Pension kung kayo ay SSS Pensioner na mayroong date of contingency ng every 16 to 30 o 31st of the month. Kaya sa mga hindi pa rin nakakaalam ng kanilang DOC o date of contingency, narito ang listahan ng SSS. Petsa ng kapanganakan para sa retirement pensioner, petsa naman ng pagkamatay ng miyembro kung kayo ay survivor pensioner, petsa ng operasyon kung kayo ay total disability pensioner. At para naman sa mga magtatanong kung kasama na ba sa maipapasok ang dagdag na 1,000 pesos na pensyon ng increase ng second tranche, wala pa rin po. Hindi pa rin po ito kasama sa maibibigay ng SSS. Tanging monthly pension pa lang ang ipapasok sa inyong mga ATM sa susunod na linggo. Dahil base sa latest actuarial study report ng SSS, wala pa rin sapat na pondo na maaring mapagkunan para ma-implement itong dagdag ng SSS second tranche ng 1,000 pension increase. At yan lang po muna ang ating SSS update. Sana kami po ay nakapagbigay sa inyo ng kaunting kaalaman. At kung sakaling kayo po ay may munting katanungan kaugnay nga ng inyong SSS account, i-comment mo na yan sa baba at atin pong babasahin isa-isa.